Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi, mga sakalam. You know who I am. I'm not gonna introduce myself, but just in case for those who are watching and those who are new, my name is Robert Cosma, aka The Shawarma Boss. Ako lang po ang iyong pinakamabait at pinakamamahal na sakalam. Ang ibig sabihin po ng sakalam, sa mga hindi po nakakaalam nito, no? It's the backwards of malakas, okay? So, sakalam is malakas, okay? Welcome. I hope that you would follow. If you're watching this on Facebook, please click on the follow button. If you are able and willing to subscribe, go ahead and click on the subscribe button. If you're watching this on YouTube, go ahead and click on the subscribe button. It's absolutely free. All right, mga sakalam? All right, so the agenda of today, matagal ko na po itong gusto sabihin, matagal ko na po itong gusto gawin. Kaya, I would like to talk about Facebook. Two things that Facebook can do to your life. No? Isa can be a blessing. And not just Facebook, by the way, even YouTube. Okay, Facebook and YouTube can either be a blessing or it can either be a curse. We're going to talk about these two things, okay? It's not easy looking to a camera and you know, and talking and trying your best, you know, just letting all that energy out and you know, trying to be an inspiration, trying to, you know, make people laugh and, you know, just simply try to make people happy and inspire people and influence people. And sabi nga, influencers, sabi, no? Marami sa Facebook ngayon, tsaka sa YouTube, mga influencers, tinatawag. Hindi po madali ang makaroon ng 115,000 followers. Masaya na ba tayo sa 115,000? Kontento na po ba tayo sa 115,000? Of course not. Siyempre, hindi. Meron nga dyan, mga milyon na, you know, ang mga followers nila. In fact, sa sobrang dami nila mga followers nila, ang totoo po niyan, hindi na nila kailangan magtrabaho. Mag-vlog lang sila na mag-vlog. You know, sa sobrang dami na ng mga followers, imposible pong walang manunood sa kanila. So, God bless po. Kung ikaw ay isang vlogger at ganun katindi ang followers mo, no? God bless you and I hope that you'll be even more successful and gain even more followers. Okay? Dito po sa Sakalam Shawarma, we are not in the business of pulling down people. We are not in the business of discriminating people or businesses or whatever. We are not in the business of being racial discrimination. You know, yung ikaw maputi ka, ikaw maitim ka, ikaw mataong sang ilong mo, ikaw mapangoy yung ilong mo, ikaw duling, ikaw balad, ikaw singkit, ikaw laki ng mata. We're not into that. You know, we're not into that. Okay? I would like to make that clear. And I do not and will not and never have ever tolerated, you know, people who are, you know, discriminate, you know, are in race, and, you know, and in color, in features or whatever, you know, I block them instantly. You know, in fact, if you'd go back in the past, talagang nasisiraan ako ng bait, talagang nakakarinig muna sila sa akin bago sila i-block. Pero siyempre, habang tumatagal po tayo sa Facebook, habang tumatagal po tayo sa YouTube, siyempre po, marami po tayong mga natututunan, marami po tayong mga naging experience. And, you know, medyo, there are so many new things to learn. At nagbabago po ang mga bagay-bagay. No? Kung noon po, hindi kita tatantanan, eh ngayon, hindi pa rin naman kita tatantanan. Pero hindi naman ako yung katulad ng dati. Okay? Kasi po, lumalaki po tayo, lilitaw po tayong medyo nakakahiya. No? Mga sakalam, the agenda, okay? Nag-post po tayo ng isang video not too long ago, no? Not too long ago. Ito po yung video na kung saan nagluto kami dalawa ni Doña M ng Italian pasta. Ang pasta na ito, yan lang po yung budget namin sa gabi na yon. So, we made the best out of that budget, no? It's nothing extra fancy. It's just something very easy. And me and my wife just simply wanted people to learn the recipe, and we wanted to show the world how we do it in our own simple way with that little budget. Very simple, di ba? Ang dami naman ganon, di ba? Oh,
wala naman extra special. Yun nga lang po, ang estilo po kasi namin mag-asawa, mga salam. Alam naman ninyo ito, diba? Live kami, live. You know? Ito po recorded video to, hindi po ito live. Okay? So, iba naman to. Pero yung usual po na routine namin, halos araw-araw, live na live po kami. Anything can happen sa mga live. No? Pwedeng makamali ng sinabi. Minsan, oops, may sinabi kang, you know, alam nyo na, you know, hindi na may edit yun. Wala rin tayong mga scripts. Wala naman tayong binabasa. Just shook anything. You know, anything goes. You know, ganun tayo. At naging successful naman. Kaya nga umabot po tayo ng 115 because of that. Yun nga lang po, ang hindi ko nagustuhan. Siyempre, ganun po yung suot ng aking asawa is because kaka-uwi lang namin. No? Ako nga, hindi pa ako naligo nun. Siya rin, hindi pa siya naliligo nun. No? Kaka-uwi lang namin, nagmamadali. Yung mga bata, gutom. Ako gutom, siya gutom, nagmamadali. Hindi na namin inisip na meron palang mga tao na gagawin nilang bastos yung video na yon. Tinatanong na marami sa ng mga nanonood, sabi, Sakalam, sinasadya mo ba? Sinasadya mo yata para dumami yung viewers mo? Ang sagot po, hindi. You know, hindi naman po ako stupido, hindi naman po ako hipokrito na gawin yun na sinasadya. Hindi po, hindi ko po sinasadya yun. Talagang ganun lang kami. Wala naman ibig sabihin yun. Wala naman kaming pinapakitang hindi maganda. Ang hindi maganda is yung mga taong nanonood or nanood dun sa video na yun. At wala nang lumabas sa kanilang bibig, kundi puro kabastusan. Pag-usapan natin yan. Dito po papasok yung sinasabi ko, Facebook can be a curse. So let's focus here for just a minute. You know, for just a while. No, wala na silang sinabi. Wala na silang kinoment, kundi puro bastos. Napakabastos. Tinitignan ko po yung mga profile nila, mga sakalam. Almost kulang sa 400 po na katao ang binlock ko. Kung tutuusin po, pwede ko naman hindi sila i-block. Pwede ko naman silang hindi pansinin. Pero hindi po. Hindi po tayo ganun. At hindi ko po tatantanan yung mga ganyan. No? Alam ko marami sa inyo sasabihin ninyo ngayon pa lang. Alam ko na yung comment ninyo. Huwag nyo silang pansinin. Ang Diyos na bahala. Babayaan mo na sila. Okay, yung iba sasabihin sa inyo, kasama talaga sa pagbablog yan. Baka nga meron pang magsabi sa inyo, eh di huwag ka na lang mag-vlog kung ayaw mo ng mga ganyan kasi kasama na yan. Bakit? Kailangan ba maging bastos? Ang tanong ko, kailangan mo ba maging bastos sa mga nagbablog? Hindi lang sa akin, kahit sa mga ibang vloggers. Do you need to be bastos? Dahil mukha kang basahan, mukha kang ganito lang ang trabaho mo, taga-baryo ka, ang trabaho mo ay construction, ang trabaho mo ay tricycle driver, ang trabaho mo basurero, ang trabaho mo pintor, ang trabaho mo ganyan, ganyan. Excuse ba yan? Excuse ba yan para maging bastos ka? Kasi tinitignan ko po yung mga profile. And trust me, kung magiging diretsahan po ako sa nakita ko sa mga profile, mga sakalam, baka marami sa inyo magagalit sa akin. Pero kagaya nga po ng sinabi ko, no? Ayaw po natin maging kagaya nila. Okay? Sinasabi ko po ito is bilang po babala, no? Kung wala po kayong masabi, no? Or hindi nyo po gusto yung pinapanood ninyo, wag na lang kayong manood. Napaka-simple lang, di ba? O kaya, di ba? O wala kang masabi, di wag ka lang mag-comment. Wag ka lang magsabi. Enjoy mo na lang yung video katulad ng marami na nanonood. Just enjoy. Have fun. Malay mo, baka may mapulot ka dyan. Mapulot ka dyan. Baka yung may mga sinasabi pala ako, balang araw, kailanganin mo sa buhay yun. Balang araw, sasabihin mo, whoo! Buti na lang nakinig ako kay Sakalam, no? You know, or later on, you know, you might hear something in a video that would say, "You know what, Robert, you know what, Sakalam, I needed to hear that. Thank you. Thank you so much for sharing your knowledge, your wisdom, or kung ano man na meron ka. Thank you sa pag-share mo sa amin ito. Kailangan ko yung sinabi mo. I needed to hear that." You know, that's what Sakalam is all about. Sakalam is not about being bastos or being malibi or being, you know, showing parts
of your body, you know, para lang dumami ang viewers. Hindi po tayo ganyan. And besides, kung meron naman kayong pinapanood ng mga ganyan, which is marami naman dyan, napakarami sa Facebook, talagang sinasadya, pinapakita yung mga malalaking ano, malalaking ganyan, maitim na ganito, makahiwang ganyan, yan, yan, alam nyo na yung sinasabi ko, no? Sumasang-ayong ba ako sa ginagawa nila? Gusto ko ba yung ginagawa nila? Do I think personally, from my personal opinion, do I think what they are doing is proper or even right? The answer for me, my personal opinion is no. I'm sorry, but that's my personal opinion. You know? Bakit? Kasi tatay ako. You know, marami sa inyo, mga magulang, alam natin sa panahon ngayon, sino ba naman bata ang walang hawak na cellphone? Sino ba naman bata ang hindi nag-Facebook or walang account sa Facebook? Dumadaan po yan sa mga newsfeed sa Facebook, makikita nila, ay, may mga babaeng ganyan, ganito, ganyan, ganyan, no? You know? So, I don't want my children to be exposed into almost pornography sa Facebook. No? I don't want them to be exposed. Pero sino ba tayo para bastusin sila? Diba? Sino ba tayo para bastusin sila? No? Meron akong napanood. I-share ko sa inyo ito. True story po ito. One time. Actually, first time po ito, mga salam. First time. Doon ko na-realize na meron palang mga nagla-live na gano'n, mga gamers or whatever, no? Dumaan sa newsfeed ko, okay, naging curious ako. Anong ginagawa nito? Tinignan ko. Mga sakalam, talagang nagulat ako. No, hindi ako nag-exaggerate, pero nagulat ako sa nakita ko. You know? Aminin natin, talagang maganda. Maganda yung tao na nagbablog. Wala akong masabi. You know? Talagang maganda. Okay? I'm not being a hypocrite and I'm not lying to you. Okay? Pero nung nabasa ko yung mga comments, mga sakalam, awang-awa ako sa tao. Talagang awang-awa ako sa kanya. Despite sa kanyang kagandahan, despite sa kanyang, you know, pagpupusige, you know, sa estilo niya, mga comment, grabe. Halimbawa po ng isang comment. Ate, kailan ka maghuhubad? Ate, samahan kita sa CR. Ate, ganito, ganito, ganyan. Ang bastos talaga. Ang bastos. Hindi ko po nakayanan. Pinatay ko, no? Pinagalitan pa nga ako ni Doña M. Kasi pagkatapos kong nanood, no? Siyempre, lilitaw sa Facebook yan na na interesado ako sa ganun mga video. So, ang gagawin ni Facebook noon, automatic po, nagbabato siya ng mga ganun video. Facebook would be thinking or Facebook would have the impression that I personally is interested in videos like that. You know? Pero hindi. True story po yun. So, mga sakalam, hindi po excuse, no? Kung ano yung trabaho mo, anong itsura mo, no? Ano yung ginagawa mo sa buhay, may pinag-aralan ka man o wala, may magulang man o wala, lumaki sa magulang o hindi. Ako po, hindi ako lumaki sa magulang ko. Okay? All my teenage life, lumaki po ako sa kalsada ng Dao, Mabalacat, Pampanga. Pakalat-kalat po ako sa highway. Wala akong makain, wala akong mainom. No? Papasok po ako sa palengke sa Dao, magdadampot po ako ng tinapay or prutas and then sabay 1-2-3, sabay takbo. Ganun po ang buhay ko. No? Pero hindi yun dahilan para maging bastos. Yes, I was bastos in the past. You know? I was this and that. Trust me, lahat ng katarantaduhan, hindi ginawa ko na. Hindi nyo pa naiisip. Hindi nyo pa ginagawa. Nagawa ko na noong panahon na yun. Masakalam. You know? But as we grow older, you know, and as life teaches us, you know, at you know, we are blessed with people every now and then, mga tao na nakikilala natin at sila po ang nagiging instrumento para makapag-aral po tayo at mayroong matututunan sa kanila. Kasi po ako po hanggang high school lang po ako. Hindi ako po nagkolehiyo. No? So tapos wala rin naman ako masyado natutunan sa high school. Puro suntukan lang, puro away lang, puro galit, ganun lang po. You know? Ang nakuha ko sa high school. Wala akong nakuha matino sa high school. Kaya even sa grade school, no? Hindi ko kilala mga kabats ko. Bibili sila ng shawarma sa akin. Oy, Robert! Ay, ano kita? Kabats kita! Titingnan ko siya ganun. Sorry, sino ikaw? Hindi kita maalala. Pasensya na. Ganun. Totoo mga sakalam.
Totoo po. You know? Pero is it an excuse na maging bastos ako? Maging marumi yung bibig ko? You know? Kung ano-ano sasabihin mo sa komento, sa comment, sa Facebook? You know? Hindi po. No? Hindi po. No? Marami talaga ang asal walang pinag-aralan. Kung ikaw ay nasasaktan sa mga sinasabi ko, kung ikaw ay nagagalit sa mga sinasabi ko, isa lang ang ibig sabihin nun. No? Ibig sabihin, ganun ka. Ibig sabihin, ay mong tanggapin ang katotohanan na ganun ka. Bastos ka. No? Bastos ka. Mabaho ang pagkatao mo. You know? Asal kang walang pinag-aralan. No? Ganun. Ayaw po natin ng ganun. No? So sinasabi ko po ito, let this serve as an educational video. Let this also serve as a warning. You know? Kasi we don't know. Hindi natin alam sino po yung nanonood sa atin. Baka mamaya yung nako-comment na ganun, isa pala siyang tao. Baka this guy is being hunted by the police or whatever. Hindi natin alam. Sexual abuse or whatever. Kasi ganun po yung mga comment nila. Talagang bastos eh. No? You know? So we don't know. Anong gagawin ko? Natural. You know? I take screenshots. Nagsiscreenshot po ako. Nililista ko po yung mga pangalan. Pagkatapos ko makuha lahat ang kailangan ko makuha sa mga sa accounts ng mga tao na yan, you know, binablock na po natin ito, mga sakalam, para hindi na po sila makabalik. Okay? At kung bumalik man sila, sigurado po, nakaabang po. Kasi ako po, isa sa hindi masyado maraming vloggers, no? Hindi po lahat ng vloggers pumapansin sa mga comments ng mga nanonood, no? Totoo po yan, di ba? That's a fact. Come on. If there's a vlogger who's watching this video right now, aminin mo pare, madam, aminin nyo, hindi lahat ng mga vloggers pinapansin yung mga comments, you know? Mabuti man o hindi mabuti. Ako po, both. Wala po akong pinipili. Pag hindi maganda, block, you know, minsan re-replyan, no? Baka nakamali lang na sinabi. Siyempre, meron pa rin po tayong konting benefit of the doubt, no? Pero hindi po lahat ng vlogger ginagawa yan. No? Ayaw natin ng bastos. No? Mga sakalam, please, huwag po tayo maging bastos. Let us be respectful in any way possible. Let us not be hypocrites. Let us not, huwag po tayo maging makitid ang utak. No? And please, huwag kayo mag-comment, ay, pabayaan mo sila, paborin mo lang, hayaan mo na sila. Sakalam, huwag mong pansinin yan. Sakalam, ipasadyos mo na lang yan. Sakalam, kasama na talaga yan. Or yung iba, magagalit pa nga. Sabi, eh, di huwag, kaya ayaw mo pala ng ganyan. Bakit ka pa nagbablog? No? Ang sagot ko naman dun, paki mo. Anong pakialam mo? Gusto ko pa mag-vlog. Naghahanap buhay ako eh. Hindi ako nagbablog para bastusin ako. Nagbablog ako, para sa pamilya ko, naghahanap buhay ako. No? At marami din kagaya ko nagbablog, nagbebenta, nagpapagod, napapagod, nagpupuyat, nagbebenta online para maghahanap buhay, para kumita ng konting pera man lang para makapaglapag ng pagkain para sa pamilya. No? Ganun din sila. No? Marami sa kanila nakakaranas ng mga nag-o-order, peke, mga bogus, no? Tapos binabastos. You know? Kung ikaw nasasaktan ka sa sinasabi ko, no? Ibig sabihin, inggit ka. Puro punong-puno ka ng inggit sa buhay. Inggit ka sa lahat ng bagay. You know? Inggit ka sa lahat ng bagay. Okay? Inggit ka siguro dahil hindi ganito yung itsura mo, dahil hindi ganito yung ilong mo, hindi ganito yung kulay mo, hindi ganyan ang pagkatao mo, inggit ka. Puro kagalit sa buhay. No? Kung ikaw ay ganun na tao, aminin mo man o hindi. At kung ikaw ay naging bastos sa iba, hindi ka naging bastos sa akin, pero naging bastos ka sa iba, I encourage you and I urge you, please, huwag na po tayo maging bastos. Baka siguro, hindi mo namamalayan, no? Kaya ka ganun. You know, it has nothing to do with wala kang pinag-aralan or hindi ka lumaki sa magulang or you know, ganitong trabaho mo, ganyan ang trabaho mo. Baka hindi yun. Baka ang kailangan mo lang pala, Diyos. Dahil wala kang Diyos sa buhay. Huh? Kung hindi ka nahihiya sa sarili mo at hindi ka nahihiya sa kapwa-tao, you know, mayroong Diyos na nakakakita sa iyo.
Alam niya ang ginagawa mo. Alam niya yung sinasabi mo. Mahiya ka sa Diyos. Kung hindi ka nahiya sa sarili mo, kung hindi ka nahiya sa mga sinasabi mo, sa mga ginagawa mo, sa itsura mo, kung ano man, no? Kung ano man yung excuse mo, bakit ka ganun, no? Hindi ka nahiya sa kapwa, tao, mahiya ka sa Diyos. Siguro itong kailangan mo. Kanina, nag-deliver ako. Nag-deliver po ako ng shawarma. No, nag-deliver po ako ng shawarma sa Life Builder Baptist Church. Life Builders Baptist Church. Nag-hatid po ako ng 19 pieces of shawarma. Nagulat ako, binigyan nila ako ng Bible. You know? Mayroon naman akong Bible, sabi ko dun sa ta. May Bible naman po ako. Hindi, you keep it. That's for you. And I did. Ito po. Buti nga, iniisip-isip ko habang nagbabiyahe ako pa uwi. Buti nga, buti na lang. Buti mga Baptist. Mga Baptist, sinusuportahan ako. No? Halos dalawang beses sa isang linggo nag-o-orders ng sangkatutak na shawarma sa akin yun. No? Tapos ngayon, binigyan ako ng Bible. Ang galing, no? So, thank you. And I hope that my fellow Christians will at least try to do the same. Mahaya naman kayo. No? Sinasabi ninyo, ganito sila. And then sila, you know, pero ganyan din yung, ano nyo? I'm not going to go into that. Pero alam nyo kung anong ibig ko sabihin. No? Huwag po tayo maging bastos. No? Let us be respectful. No? Baka kaya ganyan ka kasi itong kailangan mo sa buhay mo. No? Kailangan mo ng Diyos sa buhay. No? At kung yan ang last resort mo, no? Kung hindi ka makuha sa mga sinasabi ko, hindi ka makuha sa mga sinasabi ng iba, no? Nako, matakot ka na. Matakot ka na. Kung ako siguro, nanginginig na yung tuhod ko. No? Kasi kung ang Panginoon ng last resort mo, nako, maghanda-handa ka. Medyo nakakatakot na yun. No? Marami po sa mga bastos. Ito po, no? Bago po tayo pumunta sa Facebook or YouTube can be a blessing. This is my last point. Marami sa mga profile ng mga taong bastos na yan. May mga asawa, may mga anak, no? May mga pamilya. Hindi kayo nahihiya sa asawa ninyo? Hindi kayo nahihiya sa mga anak ninyo? Alam ba ng asawa mo na ganun kapala ka bastos sa Facebook? Ganun na ang kinocomment mo sa mga vlogger sa Facebook? Alam ba ng asawa mo yan? Nakakahiya ka. Diba? No? Maari, baka yung asawa ninyo, hindi nila alam. Okay. That's a taken. You know? Pero ikaw mismo sa sarili mo. No? Pagkatapos mong manunood ka ng kung ano-ano, tapos magbabastos ka. And then mamayang gabi, sisipingan mo yung asawa mo, yayakapin mo yung mga anak mo, hindi mo ba naiisip yung mga ginagawa mo? Ang bastos mo, hindi ka nahihiya. Di ba mga sakalam? May sense po ba yung sinasabi ko o wala? No? Totoo ba yung sinasabi ko? May katotohanan po ba yung sinasabi ko o wala? Meron, di ba? Meron po. Meron. No? Yung mga iba nga dyan, ito last, ito, promise. Meron mga iba dyan. Yung profile picture nila, yung bilog, yung profile picture ang tawag dun, no? Yung bilog, no? May letrato pa ni Jesus Christ. There's a freaking photo of Jesus Christ on their freaking profile picture. Tapos, ganun ang dumi ng bibig mo? Ang bastos na mga comment mo, hindi ka nahihiya? Profile picture mo, Jesus? Mahiya ka, grabe. Extreme na yun. No? No? Ang Panginoon lang ang pwede magbago sa'yo, kaibigan. I think kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. No? Mga sakalam, Facebook or YouTube can be a blessing. Hindi po tayo lahat pinagpala po ng 115,000. Nagsimula po tayo sa Shawarma Boss 46,000 nung nag-viral, 46,000 po. And then, unti-unti po, palago ng palago. Ngayon, 115,000. Not every business, not everybody has the pleasure
or the opportunity na mag, na maging ganun sa Facebook. Nagyayabang po ba tayo? Hindi. Hell no. Di man tayo nagyayabang. Wala naman po akong mapagbayayabang. No? Alam ko yung mga produkto namin talagang matindi, talagang masarap. That's a fact. You know? Pero ang pinag-uusapan po dito is yung Facebook. No? We're not talking about yung mga produktong binibenta namin sa negosyo namin. Ang pinag-uusapan po dito is yung Facebook tsaka YouTube and what it can do to a certain individual. So tapos na po tayo sa Facebook or YouTube can be a curse. Now we're talking about how it can be a blessing. Kinagamit po ang Facebook sa negosyo. You know, Facebook can take you to a level. You know, sa mga, kagaling sinabi ko nga kanina, yung mga iba nga dyan, sa sobrang sikat na nila, dahil pa yung mga artista, hindi na nila kailangan magtrabaho. You know? Hindi na nga din kailangan. Kung makakapag-negosyo sila, eh di mas maganda. Wise decision yun. Kasi magagamit mo yung kasikatan mo, yung influensya mo sa YouTube at saka sa Facebook para sa ikabubuti ng negosyo mo. You see where I'm heading with this? Facebook, YouTube can also be a blessing. Not just to you, but to your family and to your business and to others. People who are around you, dito sa Pilipinas, or people around the world. You know? Pwede kang maging blessing sa kanila. Pwede kang maging inspirasyon sa kanila. Pwede kang maging, you know, hilahin mo sila pataas kung sila ay nasa baba. You know? Ganun po. So, I hope lahat po mga nasabi ko, pag-isipan po mabuti, and I hope that people would respect my opinion. You know, I hope that people would respect the things that I said because everything that I said is 100% true. Wala po akong sinasabi na kasinungalingan. Wala po akong sinasabi na gawa-gawa ko lang. Lahat po ng mga sinasabi ko nangyari po. Okay? So please respect that because I respect you and we love you and we care about you. That's why kaya nga sinasabi namin ito, kaya nga sinasabi ko ito. Because we care about you. We care about you. Okay? Yan. Mahal po namin yung negosyo. Mahal po namin itong nangyayari sa atin sa Facebook. You know, mahal po natin yung mga taong nanonood sa atin. Mahal po natin yung mga followers, mga subscribers, mga star senders, mga sharers. Lahat po kayo, mahal po namin kayo. At sana po, hindi po kayo magsawa. Sana po, tuloy-tuloy lang po. Magpatuloy po tayo. Samahan niyo po ang itong adventure namin sa buhay. Sana po, loobin ng Panginoon na hindi po habang buhay manatili kami sa tent at saka sa lamesa. Sana po, balang araw po, umasenso po, you know, yung negosyo. At pag umasenso po ang negosyo, aasenso yung buhay. At pag umasenso po yung buhay, pag umasenso po yung Facebook, pag umasenso po yung YouTube, no? Kasama po tayo lahat dyan. Di natin alam kung ano po yung mga pwedeng gawin, no? Di natin alam. No? Huwag po tayo magsalita ng patapos. Ang Panginoon lang po ang may alam kung anong mangyayari sa atin, no? At kung kalooban po niya, nakunin niya tayo anytime po, ready naman ako. Ready po ako anytime. Mga sakalang, may the Lord bless you. May the Lord guide you and protect you and give you favor sa buhay mo, sa buhay ng pamilya niyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga negosyo ninyo, sa mga trabaho ninyo. May legions of angels bantayan kayo sa mga biyahe ninyo at kung saan man kayo pumupunta sa araw-araw. Mga sakalam, ako po si Robert Cosma. I am your sakalam. We love you. May the Lord bless you. Bye-bye.